there. Guys, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ang topic natin ngayon ay kung paano ang tamang pamamalansya ng long sleeve. Sa mga hindi marunong magplansya, medyo mahirap, pero tuturuan ko kayo paano tamang pamamaraan. Sige. Kailangan natin ng plancha, of course. At saka yung ating planchahan. So first, kailangan natin ng plancha, ng tubig. Kung yung plancha nyo ay tulad ng plancha namin na walang tubig, yung sinaunang plancha pa na mabigat. So, ganito. Initin muna natin yung ating plancha. Pinainit ko na po, pero lagay natin sa tamang init lang. Then, ang una nating planchahin ay yung back ng collar. Ang back ng collar. Ayan po. Then, yung loob. Yung loob ng collar. Tapos, planchahin natin yung lining ng polo dito sa may back. Yung pinaka-lining niya dito. Sa loob. Yan. Ayan. Then, kayo nang bahala kung saan ang unahin nyo. Or, unahin nyo yung likod. But ako, ang ginagawa ko, inuuna ko yung ganito. Yung harap na ito ipasok nyo sa ulo ng inyong planchahan. Ganyan. Ganyan. Then, iikot nyo lang siyang ganyan. Ayan. Ipot nyo lang ganyan. Ayan. Tapos, dito ulit yung kabilang side. Padaanan nyo yung mga gitna ng button design niya. Kaliwete kasi ako. Ayan. Then itong pasok nyo ganyan yung side na ito. Ganyan, guys. So, pag natapos nyo na dyan, ako kasi, ang ginagawa ko, inuuna ko yung kanyang sleeve. Kasi, pagka inuna mo yung kanyang body, tapos pag nag-ano ka ng sleeve, pinlansya mo na yung sleeve niya, tapos magganyan ang itsura, magugusot ka rin siya. So, yung line dito, itong line na ito, ipasok mo dito. Paloob siya. Papuntang back. Yan. Tapos ayusin mo siya ganyan. Yan. Lahin mo muna pala yung
Yan yung pinakadulo ng sleeve. Na-try mo muna yung pinakadulo ng sleeve. Yan. Then, i-form mo na siya dyan. Remember guys na itong tahi niya dito, papuntang back. Papunta siya sa back. Yan. Ang purpose kung bakit inuuna ko yung sleeve nga, yung tulad niya nang nasabi ko, eh, pagka-pinlansya mo na yung body, yung sleeve, pag inuuna mo yung body, tapos pinahuli mo yung sleeve, magubusot siya. Magubusot pa rin siya. Yan. So, kita nyo guys, nasa back yung ganito niya. Yan. Hanggang dyan. Diba? Ganun din sa kabila. Nahin mo yung pinakadulo ng sleeve. Ayan. Tapos, ganun din. Ipapasok mo rin yung pinakatahi niya dun sa basta palikod siya. Punta siya ng likod. Ayan siya guys. Ayan, so nakita nyo yung yung tahi niya na sa likod. Then, natapos niya na yung mga sleeve. Pwede, bahala kayo kung dito nyo nahin or dito. At ako, ganyan ang inuuna ko dito ko siya inuuna. Para pag natapos siya, doon din siya sa kabila. Hindi ko na siya nilalagyan ng pagka, guys. Hindi ko na siya pinipisitan ng pagka. Madali naman siyang planchahin. Yan. Yan lang. Yung pala guys, usually sa mga polo or sa mga t-shirt, may mga extra siya ditong botones. Diyan, nakakabit mismo sa label niya. So, pag nagplansya kayo, huwag niyong padaanan niya ng plansya. Ipasok niyo muna siya dito sa kabila. Yan. Tapos, pagka-plansyahin niyo na yung side na to, ilagay niyo kasi magbabakat yung botones na dito. Itong slit na to dito, yung pleats dito, hindi kailangan na i-pleats mo rin siya pa ila, lahat pa ilalim. Pero, kaya hanggang dyan lang yan siya. Apat na face lang yan siya na pagpaplansya.
dito ka rin matatapos. Natin guys. Ano lang kadali. Yung iba kasi nahihirapan lalo na yung mga hindi. Yung iba kasi nahihirapan lalo na yung hindi pa marunong mamalansya. So, ganyan. Pasok mo lang sa hanger. Okay na siya guys. Na may natutunan yung mga hindi pa marunong mamalansya. Tapos lang guys yung pagkasunod-sunod ng pagmamalansya. Maraming salamat sa pag-panood nyo ng aking video. Please subscribe!